Sobrang intense nga po nang nangyayari ngayon sa NBA Finals, hindi lang dahil sa magkabilang team, kundi maging sa mga fans ng Boston Celtics na todo-todo ang suporta sa kanilang team. Dahil noong Game 3 nga po ay tinira ng Boston crowd si Draymond Green dahil sa inaasal nito sa laro na maduming maglaro, at sinabihan nila ng paulit-ulit ang Warriors forward ng Pacquiao Draymond. Pero hindi nga lang po si Green ang nakaranas ng mga ginagawa ng Boston fans, dahil ayon sa report ay karamihan daw sa staff ng Warriors ay tinira din daw ng mga Celtics fans. Meron pa nga daw staff ng GSW na pinalitan ang dub shirt na suot niya para hindi lang makarinig ng mga masasakit na salita. At may isa ding staff na minidle fingeran ng mga Boston fan. Mukhang hindi naman siguro tama na maging ang ibang staff ng Warriors ay idami ng Celtics fans, mga brother. Lalo na tagtatrabaho lang sila at hindi na kikialam sa laro. Anong masasabi niyo dito? Samantalang Charles Barkley sinabing hindi daw dapat pagkatiwalaan si Kyrie Irving. Si Kyrie nga po ay 29 games lang nakapaglaro ngayong regular season, hindi dahil sa nagka-injury ito, kundi dahil sa vaccination issue na kinaharap nito. Kaya naman ang matanong si Charles Barkley kung paano i-handle ang contract ni Kyrie. Sagot ng former NBA player ay hindi niya daw bibigyan ng 4 years 200 million contract extension si Kyrie Irving, at sasabihin niya daw na hindi siya mapagkakatiwalaan. Dahil hindi niya daw alam ang gagawin ni Kyrie next season na sa sahod ng kulang $40 million. Kung hindi daw ito magiging maayos sa kulang $40 million na sasahudin nito, eh hindi rin daw ito kikilos ng tama sa $200+ million contract, kaya hindi niya daw ito bibigyan ng malaking contract extension. Sang-ayon ba kayo sa sinabi ni Barkley, mga brother? At para sa ating huling update, Stephen Curry hindi makaporma sa fourth quarter. Sa 3 games na nga pong nilaro sa NBA Finals ay si Steph nga po ang nungunguna sa opensiba para sa Warriors at nag-a-average ng 31.3 points per game. Pero ayon sa statistics ay hindi daw makaporma si Steph sa 4th quarter dahil sa first 3 games ng Finals ay nakagawa lang si Steph ng 6 points, 2 rebounds at 3 assists na may 3 of 10 shooting sa field. Samantalang wala nga po siyang nagawang 3 sa 3 attempt nito. Pero matatandaan natin na hindi na naglaro ng 4th quarter noong game 2 si Steph dahil lanlaki na ng lamang nila. Pero kahit ganun pa man, nagpapakita lang na hindi talaga pinapaporma ng Celtics si Steph sa 4th quarter, mga brother. Kung magpapatuloy ang ganitong shooting ng former MVP sa 4th quarter ay mahihirapang silang makuha ang panalo, lalo na sa di kitang laban.